Magandang araw mga ka-house. Handa na ba kayo sa pagboto bukas para sa barangay at SK elections? Pinakamaliit mang political unit, mahalaga pa rin na bumoto ng mga tamang mamumuno sa barangay at sangguniang kabataan. May kasabihan nga, "The smallest pie is worthy of the whole." Ito ang susi para masigurado na ang basic services ay maayos na mapaparating sa mga tao at mapapanatili ang seguridad ng ating mga komunidad. Abangan sa ito ang Kongreso. Kumustahin natin ang swimming champion at ngayon ay congressman ng 1st District ng Batangas, Eric Buhain. Kilalani na Executive Director for Legislation ng Senado, Attorney Marivic Laurel Garcia. Mainit na talakayan sa Senado at House of Representatives, iyahatid sa Open House. At isang panayam kasama si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Tutukan lahat ng yan sa Ito ang Kongreso. Sa bilis ng daloy ng mga kaganapan, kailangan mo ng kaagapay na maghahatid ng tapat at detalyadong impormasyon sa ngalan ng puspusang serbisyong publiko. Buong lakas na ihahatid ng IBC News Team ang mahahalagang balita na dapat mong malaman. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa IBC 13. Gitna ng umiinit na tensyon sa West Philippine Seas, isang napapanahong panukala po ang itinakda. At yan ay isinusulong ng Senado, ang pagtatakda ng Philippine Maritime Zones. Yan po ang sisilipin natin sa Open House. Naging mainit ang usapin sa di umano'y intentional na collision na ginawa ng Chinese Coast Guard sa Philippine Naval Vessel nitong linggo. Kaya, isang hearing ang isinagawa ng Senado upang imbestigahan ang pangyayari na lalong nagpapaigting sa issue ng West Philippine Sea. May I get a 2-minute statement coming from the Philippine Coast Guard to satisfy the curiosity of our viewers and listeners as well. What is the relevance of the pending measures with the incident that transpired yesterday? With the incident that happened in Ayungin Shoal, which falls within the exclusive economic zone of our country, I think the passage of a maritime zone would clearly strengthen our defined zones in our maritime jurisdiction, sir. Ipinahayag ng chairman ng komite na si Senador Francis Tolentino ang napapanahong pagpasa ng Philippine Maritime Zones Act o House Bill 7819 na nagtatakda ng mga karagatan at isla na kasama sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung maipapasa po ba itong batas na ito, ay mababawasan yung tensyon sa West Philippine Sea. If we have a law like this, which is essentially a reflection of an international convention where the members comprise practically the entire international community, there is an expectation, Mr. Chairperson, Senator Tolentino, of an obligation on the part of these member states. Of course, that's a belief that we would like to carry on
But obviously, there are some states who would choose not to respect the provisions of the international law, particularly the UNCLOS. So I don't want to be that pessimistic to argue that all of the countries would respect our maritime zones, even if we're going to pass our own maritime zone, sir. Pero sa ngayon, kailangan na raw umaksyon ang pamahalaan sa ginagawang panggigipit di umano ng Beijing sa West Philippine Sea. What's the position of the Department of Foreign Affairs? I'm sure you're authorized to speak. Hindi ako Secretary Manalo. The majority of the member states already support UNCLOS, so passing a legislation that is fully aligned with UNCLOS will certainly help us advocate for being a country that supports a rules-based order. So I do think that, and we have been supportive of this whole process for more than a decade already, so I think that if we finally bring this to a conclusion, thanks to your leadership, sir, that we will be much better off. Nagtapos ang pagdinig sa pag-asang makakapagbalangkas ng hakbang ang mataas na kapulungan na susuportahan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Coming from the DND, as to how you should treat, how we should treat the islands constructed artificially, illegally by other states. I support the immediate passage of this Maritime Zone Bill. The National Mapping and Resource Information Authority fully supports the various maritime Senate bills defining the maritime zones of the Philippines in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Inaasahan din na walang magiging maling hakbang ang Pilipinas at China na lalo magpapaiting ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. I believe the transparency initiative headed by our president in exposing aggressive behavior of China is the best way for us to counter the gray zone in the West Philippine Sea. Alam niyo ba, September 21, 1974, sa bisa ng Presidential Decree No. 557, nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, pinalitan ang katawagang barrio at ginawang barangay. Barrio ang tawag sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa Pilipinas at hango sa salitang Espanyol na sa Ingles ay neighborhood ang ibig sabihin. Dahil isang hiram na salita, napagpasyahan na palitan ng tawag na barrio sa barangay na gamit na natin ngayon sa buong bansa. Walang mintis na pagbabalita, inyong matututukan. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi intentional. Magandang balita para sa mga motorista. Dalawang minutong news updates. Ihahati sa inyo buong maghapon. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. What a dominant throwing on the other end. Good open! Oh. And Robinson in! Wow! Oh, good move. The tenacity, the energy. All their scoop! No hesitation. What a ball game. That's the way to finish the basket. Look at the hesitation. He will climb it. Paggawa ng mga national policies ng ating mga SEN, may mga support services sa Senado na umaagapay sa kanila. At isa rito, ang Senate Legislation Office. Let's meet the woman behind this very important office in the Senate, Attorney Marivic Laurel Garcia. Sa bawat sesyon ng Senado,
Isa sa mga may pinakamahalagang papel ang Executive Director for Legislation. As Executive Director for Legislation, I'm the number two in command insofar as the legislation department is concerned. So trabaho kong siguraduhin na maayos ang pag-deliver ng services ng lahat ng opisina under sa legislation department para maayos naming maasistihan, matulungan at mag-guide ang mga senators towards their constitutional mandate. Nagpamalas na siya ng kanyang leadership qualities noon pa mang siya ay estudyante pa lamang ng abogasya. Dala niya ang kagalingan nito sa tungkuling inaatang sa kanya sa Senado. Ginaguide namin ang liderato ng Senado. And then at the same time, nagpapahayag kami ng mga yung sinasabing precedents. Kung ano ang pinagbabasihan namin, bakit dapat ganun. Kasi ito ang naging practice, ito ang ginawa ng mga nakaraang kongreso na alam naman naming kailangan ding ma-observe para magpatuloy ang integrity, ang credibility ng institusyon. Ang paggagawa ng batas, it's bound by parliamentary procedure . Hindi naman po pwedeng basta lang magsasalita ang mga senador. So yung kaalaman ko kung paano intindihin, i-interpret ang mga provision na ito, ang mga batas na ito, nakakatulong ng malaki. Walang nasasayang na oras sa Office of the Executive Director for Legislation. Siguro ang hectic ay understatement kasi tatandaan natin meron kaming 24 senators na minsan ang tawag nga 24 independent republics. Pagka ang Senado ay nasa session, ibig sabihin meron kaming plenary sessions, talagang hectic yan kasi magmula alas 7 pala na umaga, minsan nakakatanggap na kami ng queries, ng mga katanungan mula sa staff or sa senador mismo dahil may mga issues sa kanilang bill or doon sa magiging aktibidad nila sa committee nila. So pagdating pa lang sa opisina, marami na kaming ginagawa. And walang oras yan kasi hanggat hindi natatapos ng mga senador yung agenda nila para sa isang araw, hindi rin natatapos ang aming araw. Minsan, aabot pa kami hanggang kinabukasan, mag-session kami hanggang launa, alas dos, lalo na pag budget season. So talagang lahat ay ginagawa namin para masiguradong magagampanan ng Senado at ng mga miyembro ang kanilang mandato sa buong bansa. Hindi simple ang gawain na ginagampanan ng opisina ng legislation. May mga hamon man, meron ding mga napapagtagumpayan. Malaking bagay na ma-acknowledge ng mga senador yung pagod namin, yung kada tapos po ng session, kahit sabihin mong matapos kami ng alas 12, sa huli magpapasalamat sa amin ang mga senador at ina-acknowledge yung nagawa namin at hindi namin sila iniwan. Kadalasan po niyan pag budget season, makikita niyo na si Senator Pia mamamahagi ng balot mula sa kanila sa Taguig, si Senator Joel, si Senator JV mamimigay yan ng mga pa-burger, lalo na po kapag inaabot na kami ng madaling araw kasi kailangan talaga naming matapos. Si Senate President mamamahagi yan ng ice cream sa lahat ng just to keep us going. So, masaya po yung ganon. Si Senator Lauren, mamibigay ng kung ano man pong mga native na products na talagang ma-appreciate mo kasi alam mong nakita nila yung pagod at dedication mo sa trabaho. Ano pa ang maaasahan ng taong bayan sa kanyang opisina? Marami pang priority measures ang kailangan. Andiyan dyan po ang MUP o yung mga pension po ng ating mga kapulisan ng ating militar. Nandiyan dyan din po ang isang measure ng sa maritime zones na napakahalaga po sa atin. Of course, hindi po natin maaalis ang tama at saktong pagpasa namin ng national budget. Asahan niyo po na ang Senado at lalong-lalo na po ang Secretariat ay laging handa pong unahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Siguraduhin po ng ating mga senador ay hindi sumasaliwa sa kanilang mandato na makapagbigay ng maayos na polisiya para sa ating bayan. At kami po ay bilang public servants, handa po kaming tumulong at makinig sa lahat po ng tao.
ka man, saan ka man, equal rights at equal opportunities. Hangad ng gender and development, ito ay programa ng gobyerno na naglalayong isulong ang kaunlaran at pagkakapantay-pantay anuman ang iyong kasarian at estado sa buhay. Ang gender and development ay para sa lahat at sa susunod na henerasyon. Itinuturing na isang swimming legend na nagbigay po ng karangalan sa ating bansa. Ngayon, nagsisilbi na siyang kongresista ng unang distrito ng Batangas. Kumustahin natin si Batangas Congressman Eric Buhay. Sagana sa kultura, maunlad na ekonomiya at maayos na pamamahala. Yan ang maipagmamalaki ng walong bayan sa unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Trending din ngayon ang First District of Batangas dahil sa kanilang kongresista. Siya lang naman ang 15-time gold medalist ng Southeast Asian Games sa swimming at 2-time Olympian na nagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa mga major sports events. Ang isa sa mga bagong mukha ng Kongreso, si Batangas First District Representative Eric Buhain. Nung una kong pagtungtong ng plenary at sinasabi, dyan na upuan ninyo, siyempre para kang, alam mo yung first day mo sa school, after a year, medyo sanay na rin. So medyo sanay na rin tayo dito sa Kongreso. Kung tutuusin, hindi naman bagito si Congressman Eric sa pagsisilbi sa pamahalaan. Naitalaga siya bilang chairman ng Philippine Sports Commission noong 2001 at chairman ng Games and Amusement Board. At ngayon, nasa kamara na siya, malapit pa rin sa kanyang puso ang kapakanan at pagpapabuti sa kalagayan ng mga manlalarong Pilipino. Bilang isang Olympian, gusto ko talaga. Yan ang personal kong dream na manalo ng gold medal. So hindi lang nangyari, pero pag nakikita ko si Heidelin, ang ating first time Olympic gold medal, I wish we really could have more. And as a congressman, gusto ko talagang tulungan ang ating mga atleta through the Philippine Sports Commission itself. Now, number one, the PSC needs additional funding para naman sa preparation ng ating mga elite. Kailangan natin ng dalhin sila into an environment of talagang high stress. Yung talagang medyo matcha-challenge sila. So, unfortunately, dito sa ating bansa, kumbaga, angat na angat sila eh. So, wala nang lalaban, ika nga. So, we have to expose them into competitions na masusubukan talaga ang galing nila. And if you notice, may training si EJ sa Europe, may training si Heidelin sa Japan, sa ibang bansa. So ganun rin si Carlos Yulo. And those training need support. For us to develop the next generation of Olympic gold medalists, we need funding. Secondly is infrastructure dito sa ating bansa. Why? Kasi yung next generation naman, kailangan rin natin ma-discover. And third, marami rin tayong tulong sa mga kabataan in terms of focus. Kung mapapansin po natin mga manonood, kulang sa educational system natin ngayon. Ang PE ngayon sa isang public school is baka 30 minutes, malaki na siguro isang oras sa isang linggo. So, hindi ho tayo makaka-develop ng next generation of athletes doing that. Solution is the National Academy of Sports. Sing-init ng kapeng barako at sing-tamis ng tsokolating tableya ang pagtanggap ng maraming turista sa kulturang Batanggenyo. Katulad na lamang sa makasaysayang bayan ng Taal na nasa unang distrito ng Batangas na kilala sa mga cultural heritage nito. Bahagi ang lugar sa tinatawag na
ecotourism ng bansa. First District of Batangas is predominantly a tourism destination. Local tourism, ang masasabi ko. Mahina pa kami sa foreign, yung mga foreign travelers na pupunta sa district. Pero marami kaming pupuntang mga local tourists, lalo na sa Taal, the heritage town of Taal, Calatagan, which is a very, very beautiful beach destination. So, itong mga lugar na to, malaking bagay sa ekonomiya ng aming distrito. Ang laking boost sa economy ng aming distrito yon, dahil nandyan yung mga iba pa, bukod sa beach, nandyan yung food, nandyan yung handicrafts, nandyan ang lahat na yan. Plus, nakikipag-tie-up din tayo. I was invited by Secretary Frasco doon kanilang Philippine experience. Napili po ang Taal, ang aming heritage village of Taal. At nakakatuwa sa mga nagtitinda lamang, the simple people na gumagawa itong mga barong, tela. So if you go to Taal, meron diyang isang palengke. So dumadami yung tao. Everybody benefits from ecotourism. Para naman tumagal ang pagkakakitaan ng ating mga kababayan, kailangan din natin alagaan. Buhay na buhay at patuloy na umuusbong ang ekonomiya ng Batangas. Isa sa mga pinupush talaga natin is, in terms of infrastructure, is yung mga network of roads. A bridge that was broken, 20 meters span, resulted in a 2-hour travel time. Kasi aakit ka ng Tagaytay para makatawid ka doon sa kabilang side. And that is the reality that dawned on us na we need more network of roads, choices to travel from one town to the next. So yun ang mga pinupush ko ngayon na mga tinatawag na openings of bypass roads that would help, number one, the people move around. Two, syempre, yan ang trade, di ba? To transport goods from one point to the other. So makikita natin na nandito na ngayon sa kanlurang bahagi ng Batangas, ng Lalawigan, ang development. Dadaan ang tao, so mas maraming bibisita. Kumpiyansa si Congressman Eric na magagawa niya ang mga proyekto at plano. Pero alam niya na may mga susuungin pang hamon. Ako, I'm not afraid to express myself. Yan ang naging training ko bilang isang atleta. You have to be true, di ba? Hindi ka pwede magpanggap dito sa trabaho na binigay sa'yo, responsibilidad na to. So, sa akin, yung mga programa ko, tinatapat ko talaga lahat ang kausap ko. Kung kaya ko, sinasabi ko. Kung hindi ko kaya, humihingi ako ng dispensa. Kasi kailangan maliwanag sa kanila. Never ako nagbibigay ng empty promise. Hindi ako sasagot sa'yo ng kaya ko yan kung hindi ako nag-iisip ng paraan paano ko masusolusyonan. So, that's number one. You have to be very, very transparent. Sinundan niya ang yapak ng kanyang butihing may bahay na si dating Congresswoman Eileen Ermita Buhain. He has a big shoe to fill. Pero ang champion swimmer, pursigido rin na hiranging kampiyon ng unang distrito. Ako naman, nagpapasalamat ako sa tiwala nila. So, ang aking panukuli lamang is tapat ng panunungkulan, lahat ng kailangan, lalo na yung mga social services, social amelioration, medical assistances, yan ang mga hindi ko pwedeng pabayaan talaga kahit anong. As we speak right now, meron mga tao tayo na nangangailangan ng gamutan, nangangailangan ng tulong, so nandyan tayo. Yung infra kasi is something na for the long term, but the immediate, the people need them right now. Ako po'y humihingi sa inyo ng inyong pong patuloy na suporta at tangkilikin po natin ang ating pong mga programa na ating pong gobyerno. Naandini ko kami sa House of Representatives ngayon at ang programang pinapapanood niyo po, ito ang Kongreso. At dito po ay tayo ay nakatuon para magkaroon ng magandang paliwanagan para sa inyong mga
benepisyo. At sana ho tayo ay maging bukas sa lahat po ng mga programa na ating pong maibibigay po sa ating pong mula po sa ating gobyerno. Maraming salamat, Congressman Eric Buhain. Ngayon naman, babaling tayo sa isang mainit na usapan, ang di umano'y korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Silipin natin ang pagdinig sa House of Representatives dito sa Open House. Papangatawan ko, Your Honor, wala po akong binabanggit. Hindi ko po idinamay ang pangalan ni Secretary Bautista sa press con, sa anuman binibigay ko. Kung siya napuilalas ko po sa press con, maaari po akong maghingi ng paumanhin sa kanya. But hindi ko po siya pinangalanan kahit saan po, Your Honor. Ang alegasyon ng katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang naging paksa ng pagdinig ng House Committee on Transportation. Naging mainit ang palitan ng dialogo sa loob ng sesyon dahil sa tila pabago-bagong sagot ng whistleblower na si Jeff Tumbado na siyang nag-akusa ng katiwalian sa dating LTFRB Chairman Chofilo Guadis. Ano sinasabi niyong problema dito sa iyong statement number 4 na may problema ang agency that requires immediate investigation by authorities and that those responsible should be held accountable. Ano po yun? Yun lang ang aking tanong sa iyo. Ano yung sinasabi mo? Naintindihan mo ba yung iyong pagkibig? Yes, yes. Ano po yung problema na sinasabi niyong dapat investigahan? Yung pong pag-process pa lang po eh, may binibigay na pong lagay para po mapabilis yung kanilang pagproseso ng papel. Katulad po ng ano, ng provisional authority, kapag natatagalan po sila magkuha ng PA, doon na po sila gumagawa ng paraan, kumakausap ng tao para po mabigay sa kanila yung kanilang hinihiling na dokumento. Maglalagay po sila. Tumagal ang pagdinig ng halos 6 oras pero tila hindi napangalanan ng whistleblower na si Tumbado ang mga sangkot dito. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga, nagagalit ka dahil bawat approval ng franchise ay humihingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na yon? Binigay mo ba sa komite? Hindi po yan. I believe the answer supplied by Mr. Tumbado to us for every questions asked by its member did not bring any consolation, did not bring any enlightenment on the part of the members of this committee. After each and every question, Mr. Chair, there has not been any basis for us to believe any of his statements. So on the basis of our rules under Section 11, Paragraph E and F, Mr. Chair, I move that he be declared in contempt. Si Tumbado ay dating tauhan ni LTFRB Chief Guadis na nagsiwalat ng di umano'y sangkot sa pangingikil sa mga operator ng public utility vehicle. Pero binawi ni Tumbado ang bintang sa dating opisyal at sinabing sumama lamang ang kanyang loob dito nang siya ay mag-resign sa trabaho. Okay, Secretary Bautista, humingi po ng paumanhin kung na damay po siya dito sa issue na to. Even po sa Malacanang po. Ano na lang bang natitira sa'yo na pwede naming paniwalan? Even that, Mr. Chair, wala na eh. Aabangan natin kung may susunod pang pagdinig sa isyu ng katiwalian na ito sa LTFRB sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Alam niyo ba, ang pambansang Kamao at 8th Division World Title na si Manny Pacquiao ang marahil isa sa pinakasikat na atletang tumawid sa politika. Naging kongresista siya mula 2010 hanggang 2016 bilang kinatawan ng unang distrito ng lalawigan ng Cotabato. Nagtuloy-tuloy ang makulay na buhay politiko ni Manny hanggang sa maging senador
mula 2016 hanggang 2022. Pero hindi lang si Manny ang nagkaroon ng matagumpay na sports at political career. Ang aktor na si Richard Gomez, ang aktor at taekwondo athlete na si Monsur De Rosario, ang the living legend ng Philippine basketball na si Robert Jaworski, ang sportsman at TV personality na si Freddie Webb. Ilan lamang ang mga atletang ito na mula sa sports ay napagtagumpayang kumarera sa politika. Madaragdagan pa kaya ang listahang ito sa susunod na halalan? Malalaman natin yan. What a dominant showing on the other end. Good offense! Oh. And look at it in! Wow! Oh, good move. The tenacity, the energy. All day long. No hesitation. What a ball game. That's the way to finish the basket. Look at the hesitation. He will find it. Kaibigan, dinosaurs live on planet Jupiter. They aren't extinct. Also, the government is filled with robots, and no one there is human. Lastly, vaccines against viruses are just needles with water in it. Oh, a lot of people are sharing it on the internet. So it must be true. Kaibigan, fake news lahat yan. Hindi pwedeng internet lang ang source mo ng information. Kailangan manggaling sa trusted sources like traditional media or newscast like IBC 13. Kaya paalala, don't fall for the title/clickbait. Read, assess, gather more info, then think before the information sinks. Fake news is no use here on IBC 13. Nagbabalik ang ito ang Kongreso at ngayon pong araw na to makakapanayam natin ang leading lady sa buhay ni Senator Bong Revilla. Siya po ang dating mayor ng Bacoor pero ngayon siya na po ang congresswoman ng 2nd District of Cavite. We are very fortunate to have with us Congresswoman Lani Mercado Revilla. Hello, Kathy. Good morning. Good morning po sa ating mga kababayan. And welcome to the city of Bacoor. Welcome to our home. It is a pleasure. Thank you for having us. Okay, ang dami kong itatanong sa iyo, Congresswoman. Alam niyo, from the glitz of show business, you became a politician's wife. And now, you are a politician yourself. Did you ever imagine that you are going to enter itong mundo ng politika at public service? Well, we started off as campaigners. Mm-hmm. And when my husband became the governor of Cavite, I saw the need that he needed somebody in Bacoor. I ran for mayor noong 2001. But unfortunately, we lost that election. Hanggang dumating yung 2010 elections, 2010 elections, there was an opportunity that naging lone district ang Bacoor. And the barangay captains of Bacoor, all 73 of them, together with then-Mayor Strike Revilla, encouraged me to run for a congressional seat. Kasi ang pinaglalaban namin noon ay maging lunsod ang Bacoor. For the longest time, we wanted Bacoor to become a city kasi matagal na kaming munisipyo. Pero hindi nangyayari yon. So yun, hanggang sa nanalo tayo ng 2010 elections. And that paved the way for me to enter public service. Ang napansin natin, marami kasi mga taga-showbiz, they entered politics. But before they entered politics, or immediately after entering politics, nag-take sila ng mga special courses. Did you do the same in order to prepare yourself for the job? Yes, actually, when I decided to run for public service noong 2010, immediately after elections, I enrolled myself sa NCPAG, sa UP, for legislative governance. And then after which, I also enrolled in Ateneo for governance and leadership seminars.
I'm now into finishing my master's degree in De La Salle Dasmariñas on sustainable leadership and governance. You have filed 2 House bills. Okay. Ito yung establishing progressive elementary and progressive high school education here in Cavite. So, can you tell us more about this and how will they benefit your constituents? Actually, hindi lang naman 2 yung batas natin when it comes to establishment of schools. Marami po yan. Kasi when I entered legislative work noong 2010, we've noticed na marami kaming mga eskwela na hindi established. So, sa GAA, nasa general fund siya. Hindi siya line item. And it's very important na naka-line item ang budgets ng bawat paaralan. Filing these bills prioritizes our educational platform in the city. Actually, hindi lang yung mga elementary school na yan at saka yung high school na yan ang in-establish natin. We're pushing also that Bacoor has its own science high school. Bilang ina naman ng Bacoor, Cavite, I'm sure you also have plans for our mga nanay, mga kababaihan, pamilya, at mga kabataan. What are your initiatives when it comes to them? So far, of course, bilang representante, we bring down the programs and projects of national government. So, nandyan yung pag-implement ng mga tupad, nandyan din po yung mga scholarships na binababa natin sa ating mga mamamayan, nandyan yung textbook education, nandyan din syempre, aside from the public service that we give, yung mga medical, hospital, burial, educational assistance, iyan yung ilan sa mga binababa namin sa aming mga distrito. When I was mayor, madami kaming nasimulan na pinagpapatuloy din naman ngayon ng ating alcalde na si Mayor Strike Revilla. We initiated the first 1,000 days of a child. Well, during my term, talagang binuhos namin yung programa namin sa nutrisyon. From having problems with nutrisyon, ngayon isa kami sa mga prime movers ng nutrition program sa Calabarzon and in the province. So, natutuwa naman ako na nagkakaroon ng mga ganung pagpapatuloy ng mga programa na nasimulan po natin. Ang Bacoor is so very well known sa kanilang tahong at talaba. Are you thinking of pushing for this, promoting the industry, lalo na sa 2 hanay, turismo at commercial? When I became mayor of the city of Bacoor, pinrograma na namin yung dating barangay Seneguelasan na ngayon ay nag-merge. We call it now Simbanal. It's a combination of 3 barangays, Seneguelasan, Alima, and Banalo. And they are the community that has a bagsakan. Ito yung meron silang bagsakan ng tahong at talaba. Initially, we did a parang ecotourism project. And we have a mangrove area in a certain part in Seneguelasan. Now, we're pushing this particular area. It's 4 hectares. We're pushing for it to be preserved kasi yan yung dyan sumisibol yung mga bagong mga isda, mga tahong, mga talaba, and all the sea products that we could harvest from. So we have funded, we asked help from the Department of Tourism to have funding for its roads and development eventually. Ang Bacoor, it plays a significant role in the history of the Philippines. But there is one particular thing that you want to promote kasi parang merong isang araw na nakalimutan na yata ng mga Pilipino, itong Agosto 1. Well, I filed the bill in Congress which passed up to 3rd reading. Now it's in the Senate. Ito po yung Agosto 1, 1898, which is a part of history na nakalimutan. After June 12, 1898, kung saan dineklara ang independence, at ang nagsalita doon sa bahay ni Aguinaldo ay si Lamansares Bautista. Hindi mismo si Aguinaldo ang nagsabi doon at nagdeklara ng kalayaan. He went to Bacoor. He went to the Cuenca House, which is now declared as the first Malacanang. Magkasama sila noon ni Apolinario Mabini. So, pinatawag niya yung 200 mga leaders from different provinces and areas in the Philippines. Ginumawa ng Acta de Independencia si Apolinario Mabini at pinapirmahan niya yun. Pinapirmahan ni Aguinaldo ito sa 200 leaders na ito, including him. And that particular document was the one sent in Hong Kong from nahawak-hawak ni Agoncillo, and that document was the one that established the Philippines as a republic. Yun ang kinilala sa buong mundo. Hindi namin tinatanggal ang June 12.
gusto lang namin maidagdag ito na bahagi ng kasaysayan. Kasi pag hindi mo ito isinama, eh nandito yung signed document ni then-President General Emilio Aguinaldo. And this plays a very significant role in our history. And now we're building a Museo de Bacoor, which will eventually house the memories, the historical contributions of our city. Another one of the things na I think you will be proud of is the fact that Bacoor is the marching band capital of the Philippines. Can you tell us more about this tradition? Nagsimula ito through the auspices of Padre Mariano Gomez, who is part of Gombursa. Naging kura paroko namin siya sa St. Michael. Siya yung nag-introduce ng kultura ng pagiging musiko ng aming mga mamamayan. Nandito yung mga lumang banda, ang Banda 96 at saka ang Anak Sapote Band. These are the oldest marching bands in the Philippines. Yung kultura na yon buo sa aming pong mga mamamayan from elementary, meron kaming drum and lyre, from hanggang sa pumunta ng high school, yung mga kabataan, nagkakaroon sila ng drum and bugle corps. Tapos eventually, those who want to pursue music, tinutulungan namin to have musical scholarships. And eventually, they become members of marching bands. Sa ngayon, mahigit 20 na ang aming pong marching bands. Locally, ha? Local marching bands. And nung term ko, we did the International Marching Band Competitions. We are now part of the Asian Marching Band Association, ang Bacoor. Now, meron kayong battle cry dito sa Bacoor, yung alaga ni Ate Lani. Nagumpisa yan noong mayor pa si Congresswoman Lani. Pero ngayon, pinagpapatuloy mo ito. Lani has an acronym. Lingap Aksyon, Nanay Inspirasyon. Oh. So, bale, ang social services eventually talagang nandyan. Ang binababa naman natin ngayon tulong na pang-ospital, medical missions. Nandyan din po yung pag-i-implement po ng ating Assistance to Indigent Citizens in Crisis. Nandyan din po yung pag-i-implement po ng TUPAD, which is employment for 10 days for our citizenry. And aside from that, tumututok talaga tayo sa pangangailangan ding edukasyon ng ating mga mamamayan, yung mga scholarships natin. Of course, alam niyo yung pagsasama ninyo ni Senator Bong Revilla, ito ay parang couple goals na because you have withstood the test of time. Tell us, sa kabisihan ninyong dalawa, do you still have a date night? How do you bond as a couple? Ngayon, kasi kami were in the 50s. What we're enjoying now is our time in the farm. Oo. We normally have weekends in the farm. Meron kaming small property doon. May tinatanim kami ng pinya. Meron kaming palaisdaan. You are pushing 37 years of togetherness with Senator Bong. If people would ask you, what is the most valuable lesson you have learned as a wife and as a woman, what would it be? Well, tapos sabi ko nga, ang pinaka roots talaga ng samahang mag-asawa is your vows. You really have to stick it out with your vows. Hindi dapat mawawala ang pagmamahal. Kasi the root of all marriage is love. Pag nawala ang pagmamahal, mahirap mag-last yan till forever. Eventually, there are some problems that you really can't handle as husband and wife. So yung mga problema na yan, tinataas mo sa Panginoon na yan. I will have to ask for your final message to our televiewers, to your constituents, and to the viewers of Ito Ang Kongreso. Yes, thank you very much, Kathy, for allowing me to be part of your show dito sa Ito Ang Kongreso. Sa aking mga kababayan dito po sa lungsod ng Bacoor, sa 2nd District ng Cavite, maraming pong salamat sa inyong support at patuloy na pagtangkilik po sa inyong lingkod. Habang kailangan niyo po ako bilang inyong representante, nandito po ako. At kung ano man po ang kaya po nating ibahagi o itulong po sa ating mga kababayan, sabihin nyo lamang po sa amin, basta kaya, ibibigay po natin ito. At makakaasa po kayo na ako ang inyong magiging tinig sa Kongreso. Congresswoman, it's a pleasure having you in the show. Maraming salamat. At kung kailangan niyo po ang Ito Ang Kongreso para i-air kung ano man yung mga gusto niyong iparating sa ating mga kababayan, please, this is your venue. Thank you very much, Kathy. Magbabalik po ang Ito Ang Kongreso. Huwag kayong aalis. Kaibigan, are you lost in translation?
When it comes to the law, IBC 13 is here to find you Laws in Translation. Kaibigan, you wanna know where the law is? I'm gonna show you. The legislative branch has the power to make laws. It is divided into two houses, the upper house and the lower house. So, now you know what branch makes the law, kaibigan. Get Laws in Translation here on IBC 13. October 14, 1943, ipinoklama bilang Pangulo si Jose P. Laurel. Makasaysayan ang pagkakaluklok ni Laurel dahil bukod sa pagiging Pangulo ng Ikalawang Republika, nagsilbi rin siyang Pangulo ng tinatawag na Puppet Republic noong Japanese occupation sa Pilipinas. Controversial man ang pagkapangulo ni Jose P. Laurel, bahagi ng kanyang inaugural address noong 1943 ay tila napapanahon na ngayon. Our first and foremost duty as a free and independent nation is to maintain peace and order within our borders. Iba-iba man ang kanilang background at larangan, pinatunayan po ng ating mga nakapanayam na iisa lamang ang kanilang layunin sa trabaho sa Kongreso at ito ay sangalan ng public service. Mga ka-House, gusto ho naming malaman ang inyong reaksyon sa aming programa, kaya post your comments and suggestions by visiting IBC 13 social media platforms. Catherine Villar po ang palagian ninyong nakakasama. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa panibagong episode ng Ito ang Kongreso. Remember, batas is life.